Chapter 10. Gabriel, kung hindi ko pa kinuha ang atensyon ng aking asawa at ng babaeng kausap niya, hindi nila mararamdaman ang presensya ko. At hindi ko na naman maiwasan na makaramdam ng selos. Parang ang saya-saya kasi nilang nag-uusap. Babe, lalong umaliwalas ang mukha ni Gabriel nang makita niya ako. Agad naman niyang iniwanan ang babaeng kasama niya para salubungin ako. Nandyan ka na pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina na aalis ka pala? Para nasamahan sana kita. Dumalaw kasi siya sa Kapitolyo kanina para bisitahin ang vice governor niya. Leon ang uma-acting na governor habang hindi pa siya gumagaling. Lang buwan na rin kasi ang mag-e-election na. Actually, dapat tapos na iyon. Na-postpone lang dahil sa pandemya na ilang buwan ding nanalasa sa buong bansa. Sinabi na ni Gabriel na kung hindi pa rin bumabalik ang lahat ng memories niya sa loob ng mga panahong iyon ay tuluyan na niyang tatalikuran ang politika. Magfo-focus na lang daw siya sa pagbuo ng pamilya namin. Suportado naman ni Lolo Emma ang desisyong iyon ng aking asawa kahit pa nga pangarap nito noon na sundan ng apo ang yapak sa pagiging mabuting politiko. Ako naman, oo lang ako sa sinabing iyon ni Gabriel. Hindi ko maamin na may pag-alinlangan pa rin sa puso ko. Baka kasi nasasabi lang niya ang bagay na iyon dahil sa sitwasyon niya. Alam naman naming lahat kung gaano niya kamahal ang paglilingkod sa bayan. Ganoon din ang paglalaro ng basketball. Kaya nga iyon ang isa sa mga bagay na unti-unti na niyang naaalala. Sa tulong ng tuloy-tuloy na pagsailalim niya sa mga treatment, pilit kong pinatay ang paninibugho sa aking puso at gumanti ng ngiti sa aking asawa nang hapitin niya ako sa baywang. Biglaan lang naman kasi ang alis ko. At saka, kasama ko naman si Kuya Gavin, tukoy ko sa aming personal driver. Pero sa susunod, tawagan mo pa rin ako kapag aalis ka, ha? Alam mo naman na ayokong umaalis ka nang hindi ako kasama, malambing niyang saad bago niya ako kinabig palapit sa kanya. Ang sabi kasi ni Lolo, kailangan daw nating mag-ingat dahil sa papalapit na election. Iba raw kong mag-isip ang mga makakalaban ko if ever. At saka hindi ka rin dapat basta-basta nakikihalubilo sa mga tao sa labas. Kakalift lang quarantine sa ilang areas. Baka mahawa ka. Napangiti ako sa kabila ng paninibughong naramdaman ng puso ko dahil sa pag-aalala na naramdaman ko sa boses ni Gabriel. Don't worry, hubby. Nakangiti na gumanti ako ng yakap sa kanya. Nag-iingat naman po ako. Iba pa rin kapag kasama mo ako. Dahil mas lingitan kita at sisiguraduhin ko ang kaligtasan mo. Ahem, saka lang ako muling napasulyap sa babaeng kasama niya kanina nang tumikim ito ng malakas. Napataas ang isang kilay ko dahil parang sinadya niya iyon para kuhanin ang atensyon ni Gabriel. At nang mapatingin kami sa isa't isa, huling-huli ko rin ang bahagyang pagsimangot niya. Ay, oo nga pala, babe. Narinig din iyon ng aking asawa. Saka lang din niya naalala na ipakilala sa akin ang babae. Hinawakan niya ang aking kamay at hinayla papunta sa harapan ng babaeng agad akong sinuyod ng tingin mula ulo hanggang paa ng magkaharap kaming dalawa. Please meet Phoebe. Siya yung kinakapatid kong nasa Finland na naikwento ko sa iyo noon na isa sa mga hindi ko nakalimutan. Natatandaan mo pa ba? Sandaling binil-ikan ko sa aking isip ang sinabing iyon ni Gabriel. Medyo na-relief ako dahil minsan na nga niyang nabanggit sa akin ang babae. Kinakapatid nga raw niya si Phoebe dahil ninang ni Gabriel ang mami nito. Mas bata nga raw ito ng 13 years sa asawa ko. It means na 19 years old lang siya ngayon. Pero mula pagkabata ay close na raw ang dalawa. Parang magkapatid na raw kung magturingan. Palibasa nga at parehong solong anak. Ngunit nag-migrate na sa Finland ang pamilya ni Phoebe. Gayunman, hindi naman daw naputol ang communication nito kay Gabriel. Kaya siguro noong nawala ang memories ng asawa ko, isa si Phoebe sa mga hindi nawala. Kasi kahit bahagi ito ng past niya, isa naman sa mga tao na sobrang malapit sa puso nito. Kaya nga ba ganito na lang ang selos na nararamdaman ko? Kahit pa nga kuya, lang naman ni Phoebe ang asawa ko. Oo nga, naalala ko na siya kahit isang beses mo pa lang siyang naikwento sa akin. Hindi ko naman intensyon na insultuhan ang babae. Nagsabi lang naman ako, pero kitang-kita ko kung paano kumulimlim ang mukha niya sa narinig. Hindi niya siguro nagustuhan ang ideyang close sila ni Gabriel pero hindi siya madalas maikwento sa asawa. So, ano naman? Required ba na pag-usapan niyo siya palagi kahit hindi pa naman kayo nagkikita?
Pakikipagtaraya ng isip ko kay Phoebe pagkatapos niya akong tingnan ng masama. Ngunit ako, wala akong balak na ipakita Leon sa kanya. Kung totoo man na mahalaga siya sa puso ni Gabriel, kahit hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya, kailangan ko siyang tanggapin at mahalin din. Dahil isa iyon sa mga binitiwan kong pangako sa aking asawa. Ang mamahalin din lahat ng taong mahal din niya. Little sis, please meet my wife, Arabella. Siya yung kanina ko pa ikinukwento sa iyo, maya-maya ay pagpapakilala sa akin ni Gabriel kay Phoebe. Lihim na nagdiwang ang puso ko dahil sa paraan ng pagtawag niya kay Phoebe at sa huling sinabi niya. Habang lalo namang napasimangot si Phoebe. Ewan kung alin ba sa dalawa ang ipinagpuputok ng butse niya. Siya ang sinasabi ko sa iyo kanina na pinakamagandang asawa sa lahat, may pagmamalaki na sabi pa ng asawa ko, dahilan para lalo akong mapangiti. Hi, halos sabay pa naming bati sa isa't isa. Genuine naman ang ngiting ipinakita ko kay Phoebe nang kamayan ko siya. Pero siya, ramdam ko ang pag-alangan niya na tanggapin ang kamay ko. Nice meeting you, Phoebe. Nice meeting you, too. Aniya na may plastic na ngiti pero agad naman yung naging genuine nang humarap siya kay Gabriel. And you were right about her, Kuya Gab. She's pretty. Siya din ba yung sinasabi ni Kuya Luigi kanina na dating katulong lang daw niya? Hindi ko alam kung napansin ba ni Gabriel ang pagdidiin ng kinakapatid niya sa katulong lang. Ako kasi, pansin na pansin ko iyon. Lalo at paimple akong sinulyapan ni Phoebe na may sarcasmo sa mukha niya. Ako nga yun, Phoebe. At hindi ko naman ikinakahiya na dating katulong lang ako, pagdidiin ko rin pero nginitian ko pa siya para ipakita na hindi ako affected sa pamamaliit niya. Dahil alam ko naman sa sarili ko ang totoo. Walang akong kailangang patunayan sa kanya. Kasi marangal na trabaho naman iyon. Tama ang Ate Bella mo, little sis. Proud din ako sa kung ano man siya noon. Inakbayan pa ako ni Gabriel bago niya ako sinulyapan. Pero wala namang ibang ibig sabihin si Phoebe, babe. Ganyan lang talaga magsalita yan. Spoiled brat kasi yan, dagdag pa niya na may halong pagbibiro. No, kuya, I'm not. Parang bata na hiyaw ng babae at hinampas pa sa balikat ang asawa ko. Halata nga na spoiled brat ito dahil nagmaktol at sumimangot pa. Nakita ko kung paano naaliw ang aking asawa sa inakto ni Phoebe. Parang nakakabatang kapatid nga lang kung ituring ito ni Gabriel. Pero bakit hindi mawala-wala ang paninibughong nararamdaman ko? Dahil ba hindi ganoon ang nakikita ko na turing ni Phoebe sa kanya? Para kasing ang dating ng paglalamang niya, parang nilalandi niya ang asawa ko. Dito nga raw pala muna titira sa atin si Phoebe habang nasa vacation siya, babe, Leon ay kung okay lang sayo. Kapag kuan ay saad ni Gabriel. Lalong hindi iyon nagustuhan ng puso ko ngunit hindi ko nalang ipinahalata. Hindi ko rin naman ito bahay at wala akong karapatan na tumanggi. Buti na nga lang at ipinaalam pa rin iyon sa akin ni Gabriel. 1 month lang naman. Binisita niya lang talaga ako nang malaman niya nga na nagka-amnesia ako. Baka raw makatulong din siya na gumaling agad ako. Pumayag na si Lolo Eman na dito ako, Kuya Gab. We called him before ng flight ko, agad namang sagot ni Phoebe kahit hindi naman siya ang kinakausap. Na para bang ipinaparamdam niya sa akin na hindi niya kailangan ang permission ko para magstay dito. At wala ka nang magagawa sa desisyon niyang yun. Unless, gusto mong magtampo sa'yo sina mommy at daddy. Kabilin-bilin na nila sa kina na dito lang ako pwedeng magstay sa inyo. Kaya nga pinayagan nila akong i-visit ka ng mag-isa, eh. Super busy kasi sila sa business. Pero kasi, little sis. Tiningnan ako ni Gabriel na parabang hinihintay niya talaga muna ang desisyon ko bago niya payagan na dito tumira ang kinakapatid niya. At sapat na ang pagpapakita niya ng respeto sa akin bilang asawa niya kahit wala naman talaga akong karapatan sa pamamahay na ito, para mabawasan ang takot ko sa pagstay dito ni Phoebe. Dito na rin kasi kami nakatira ni, okay lang, Gabriel. Mabilis na sagot ko at saka ngumiti ako sa kanilang dalawa. Wala namang problema sakin kung dito titira si Phoebe habang nagbabakasyon. Bahay naman ito ni Lolo Eman. Nakikitira lang din ako dito. Bumalatay ang pagprotesta sa gwapong mukha ng aking asawa. Halatang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Because you're my wife. At dahil pamana na sakin ni Lolo Eman ang bahay na ito kaya sayo na rin ito. So, ayaw mo na dito ako? Kuya Gab. Paghihinampo ni Phoebe.
Pinalungkot pa niya ang mukha. Then, I'll leave na lang. May malapit na hotel naman dito, di ba? Sasabihin ko na lang kina mom and dad, hindi. Sansala ko agad sa sasabihin pa ng babae. Ayokong magka-problema pa si Gabriel sa mga magulang niya. I mean, hindi naman sa ayaw ni Gabriel, Phoebe. In fact, mas okay nga kung nandito ka. Dahil tama ang sinabi niya kanina. Baka makatulong ka ng malaki sa tuluyang paggaling niya. Diba nag, hindi ka naman niya nakalimutan. Baka malaking bagay iyon. May ngiti sa aking mga labi na binalingan ko ang aking asawa. Right, hubby? Really, babe? Okay lang sa'yo. Natutuwang bulalas ni Gabriel. Nakita ko na talagang sabik din siyang makasama uli si Phoebe. Baka nga kasi kapatid niya talaga kung ituring ito. At iyon ang dahilan kaya nasabi ko na tama lang ang desisyon ko na pumayag. Kasi makita ko lang na masaya ang asawa ko, masaya na rin ako. Oo naman, Leon naman ang gusto ko, di ba? Ang gumaling ka agad. Malambing na sagot ko. Thank you so much, babe. Kaya mahal na mahal kita kasi napakabait mo. Bigla na lang niya akong niyakap ng mahigpit. Napayakap na rin tuloy ako sa kanya. At nang tumingin ako kay Phoebe, huling-huli ko naman ang pagkulimlim ng mukha niya pero agad din niyang binawi nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya. Thank you so much, Ate Bella. Tama nga si Kuya Gab. Ang bait mo, bulalas din ni Bella. Ang saya-saya niya na ikinagulat ko. Pero mas nagulat ako nang bigla na lang siyang nakiyakap sa amin. At sa likuran pa talaga ng asawa ko siya yamakap. Thank you so much din, Kuya Gab. Mukhang magiging exciting at masaya ang bakasyon ko this year. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa pagyakap na iyon ni Phoebe sa asawa ko. Pero si Gabriel ang hindi nakatagal. Nailang din siguro siya kaya siya ang unang bumitaw. Lumayo siya sa kinakapatid niya at tumayo sa tabi ko. Pero wala naman akong napansin sa mukha niya na binigyan niya ng mali siya ang pagyakap sa kanya ni Phoebe. Baka ako lang talaga itong green-minded dahil sa lihim na pagseselos ko. Tatawagan ko lang si Lolo Emon. Para ipaalam na nandito ka na, maya-maya ay paalam niya kay Phoebe. Magkwentuhan muna kayo ng Ate Bella mo, ako na ang tatawag kay Lolo, Gabriel. Magbibihis din kasi muna ako kasi galing ako sa labas, pagboboluntaryo ko. Naalala ko kasi ang pregnancy test na binili ko. Hindi na ako makapaghintay sa magiging resulta. Ituloy niyo lang ang kwentuhan niyo ni Phoebe. Pero, hayaan mo na ang asawa mo, Kuya Gab, pijaw sa kanya ng kinakapatid niya. She's right. Ituloy na natin ang kwentuhan natin kanina. Namiss ko talaga ang mga corny jokes mo, eh. Wala nang ang nagawa si Gabriel kundi ang pumayag dahil kinumbinse ko uli siya. Umaasa kasi ako na sa pagbalik ko mamaya, may daladala na akong magandang balita para sa kanya. Baka mas lalo siyang maging proud sa akin kapag iniharap niya akong muli kay Phoebe. At umaasa rin ako na kapag naging positive ang result, mawawala na rin ang paninibughong naramdaman ko sa kinakapatid niya. So, bakit nga wala pa rin kayong anak ni Ate Bella hanggang ngayon, Kuya Gab? Sino ba talaga ang may problema? Saglit akong napahinto sa paglalakad dito sa hagdan nang marinig ko ang tanong na iyon ni Phoebe sa asawa ko. I'm not sure kung sinadya ba niyang iparinig iyon sa akin dahil masyadong malakas ang boses niya gayong magkaharap lang naman sila ni Gabriel. Imposible namang ikaw ang may problema. Hindi agad ako umalis dahil gusto ko pa ring marinig ang isasagot ng aking asawa kahit paulit-ulit niya namang sinasabi sa akin iyon. Wala namang may problema sa amin, little sis. Siguro hindi pa lang talaga ito ang right time. Naniniwala kasi ako na ang pagkakaroon ng anak ay kaloob ng Diyos. Napangiti ako sa narinig ko mula kay Gabriel. And I could feel his sincerity. At hindi rin naman ako nagmamadali. Magwa 1 year pa lang kaming kasal. Masaya pa ako na ang Ate Bella mo pa lang ang bunny baby ko. Lalong lumawak ang pagkakangiti ko at kinilig na naman ang puso ko kung hindi lang sa naging sagot ni Phoebe. Still, mas okay pa rin kung magkaanak na kayo para masabi mo na kumpleto ang pamilya nyo. Kung ako sa'yo, magpatingin na kayo sa specialist, Kuya Gab. Malay mo, si Ate Bella pala ang may probable, Phoebe. Bago pa man hamayon ang tingin ni Gabriela sa akin at makita niya ang paghinto ko, nilakihan ko na ang mga hakbang ko sa pag-akyat. At saka ako nagkunwari na walang narinig. But deep inside, kumakabog sa takot ang puso ko.
What if susundin niya ang sinasabi ni Phoebe? At paano kung sa pagpapasuri namin, malaman namin na ako talaga ang may problema kaya hindi kami nagkakaanak hanggang ngayon? Paano kung iwanan niya ako dahil doon? At hindi dahil bumalik na ang memories niya? Napatingin ako sa pregnancy test na hawak ko pa rin hanggang ngayon. Hindi niya nito napansin kanina dahil ang isang kamay ko ang hinawakan niya. Please God, I emphatically shut my eyes while praying. Sana po ito na ang magsasalba sa akin sa mga susunod na araw. It's been week na rin simula nang magpit ako at nakita ko ang resulta na dahilan kung bakit isang linggo na rin akong matamlay. Laking pasalamat ko sa presensya ni Phoebe dahil hindi iyon napapansin ni Gabriel. Sigurado kasi na mag-aalala na naman siya sa akin. Higit sa lahat, natakot ako na baka magtanong ang asawa ko. Hindi pa ako handang sabihin sa kanya na bigo na naman Carning makabuo. Kuya, ipasyal mo naman ako sa Kapitolyo, please. Hindi ko pa nakikita ang office mo doon, narinig ko ang paglalamang na iyon ni Phoebe kay Gabriel habang magkasama silang nagkakape sa bakuran. Habang nandito naman ako sa bintana ng aming silid at lihim silang pinapanood. Tinanghali kasi ako ng gising kaya siguro hindi na ako nahintay ng asawa ko. Dati noong mayor ka pa lang, palagi mo akong isinasama sa office mo. Cute pa nga sa akin ang mga staff mo noon. Dati lang yun kasi chubby ka pa noon at saka 9 years old ka pa lang noon. Ang takaw mo pa noon sa chocolate, pero hindi na ngayon dahil sexy na ako. Ang dami ko nangang naging boyfriend. At proud ka pa doon, ha? Saan pa ba ako magmamana? Of course, sa babaerong kuya ko. Napapangiti lang ako habang nakikinig sa burwan nilang dalawa. Sa loob ng isang linggo na nakasama ko si Phoebe, unti-unti nang gumagaan ang loob ko sa kanya. Wala na akong may pintas dahil mabait at maayos naman pala siyang kasama. May pagkaprangka at spoiled brat nga lang talaga kaya ganoon kong umasta. Nasabi na rin sa akin ni Gabriel na may pagkaselosa nga raw ang kinakapatid niya. Noon daw, ayaw nito na nagnonobie siya. Pero hindi na raw ngayon. Lalo at may asawa na si Gabriel. Mapagmahal at maalaga rin kay Lolo, Emon si Phoebe kaya siguro ang bait din sa kanya ng matanda. Nagkakasundo rin kami sa maraming bagay tulad ng pagkahilig sa mga Korean novela, sweet foods, at pag-aayaw sa gulay na ampalaya. Ang hindi ko lang talaga gaanong nagugustuhan kay Phoebe ay ang closeness nila ni Gabriel. Masyado siyang dependent sa asawa ko na ultimo underwear niya, si Gabriel pa ang bibili. Mabuti na lang at hindi naman iyon sinusunod ng asawa ko. Assistant niya ang bumibili. Good morning, Ate Bella. Join us. Maya-maya ay sigaw sa akin ni Phoebe nang makita niya akong nakatayo rito sa bintana. Ubod ng tamis na ngumiti rin sa akin si Gabriel. Good morning, babe. Baba ka na rito. Ipapagtimpla na kita ng gatas mo. Nakangiti na tumanggo lang ako. Sige, magbibibihis lang ako. 8-month seri namin bukas ni Arabella. At excited ako sa sorpresa na inihanda ko para sa aking asawa. Dadalhin ko siya sa yacht na pag-aari ko at sa dagat kami mag-istay ng isang linggo. I know na lalo Sly ang matutuwa kapag nalaman niya na didiretso kami ng unisan para dalawin sina Lolo Magno at Lola Iska. Alam ko rin kung gaano na namiss ni Arabella ang lolo at lola niya. Kahit ako man, miss na miss ko na rin ang dalawang yun. Kuya Gab, nude naman tayo ng movie, please. Namiss kong manood ng local movies, paglalamang sa akin ni Phoebe nang makapasok kami sa mall. Dahil nga surprise, kaya siya ang isinama ko para mamili ng mga dadalhin namin ni Arabella bukas. Mas gusto ko kasi na ako ang personal na mamili ng mga babaunan namin, lalo na yung mga ISO surpresa ko pa sa kanya like jewelry, shoes, and clothes. Mas sweet yun kaysa sa iutos ko sa assistant ko. Kaya naisip ko rin na isama ang kinakapatid ko dahil babae siya. Matutulungan niya akong mamili. Pwede bang bukas ka na lang manood? Nandito tayo para mamili ng mga dadalhin namin ni Ate Arabella mo, remember? Masu yung sagot ko kay Phoebe. Masyado pa naman siyang matampuhin kahit noong bata pa. Baka sumama ang loob kapag hindi ko napagbigyan. Sino ang makakasama ko kung bukas pa ako manunood? Aalis nga kayo, di ba? Reklamo niya, sasabihin ko sa Kuya Luigi mo. O kaya kay Mayor Owen. Lalong napasimangot si Phoebe. Alam mo naman na ayaw kong kasama sa pamamasyal ang dalawang iyon, di ba? Parehong boring kasama.
Dati yun pero hindi na ngayon. Lalo na si Mayor Owen. Like Lolo Eman, paunti-unti ko na ring naalala lahat ng memories ko sa dalawang kaibigan kong yun. Kaya lang naman ganun si Mayor Owen dati kasi niloko siya ng asawa niya. Muntik na nga siyang mag-suicide, remember? Buti at naka-move on na siya simula ng ma-annul ang marriage nila. Ang Kuya Luigi mo naman, kontrolado siya noon ng girlfriend niya. Hindi siya makapag-desisyon sa sarili niya noon. At sila ang dahilan kung bakit bukod sa sariling heartbreak mo, hindi ka na rin nagseryoso sa mga babae. Dahil ayaw mong matulad sa mga kaibigan mo. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Phoebe. May naramdaman akong parang pamilyar na kirot sa puso ko. Pero hindi ko alam kung totoo ba iyon o guni-guni ko lang dahil sa sinabi niya. Parang pino at mabilis na kirot lang. Nabigo rin ako sa pag-ibig bago ako naging babero. Interesadong tanong ko kahit parang hanggang ngayon, hindi ko kayang paniwalaan ang sinasabi ng mga kaibigan ko at ni Arabella na playboy nga raw ako noon. Parang hindi ko kasi kayang isipin na may ibang babae pa sa buhay ko bukod sa aking mahal na asawa. At mas lalong hindi ko kayang paniwalaan ang nalaman ko sa aking kinakapatid na may ibang itinitibok ang puso ko noon maliban kay Arabella. Hindi ko yata iyon matatanggap. Ayokong masaktan ang asawa ko kapag nalaman niya. Alam kaya ni Arabella ang tungkol doon kaya hindi niya binabanggit sa akin. Ganoon din sina Lolo Eman at mga kaibigan ko. Saglit na napatitig sa akin si Phoebe. So, you don't remember that gold digger? Buti naman, Kuya Gab. Because I hated her, so much. Kahit until now, kumukulo pa rin ang dugo ko sa tuwing naalala ko kung paano kanya ginamit, ninakawan at sinaktan lang. Kaya nga sabi ko naman sa'yo noon pa man na huwag kang magtiwala sa mga babaeng hampas lupa. Like Ate Arabella, dapat mayayaman din na tulad natin ang pinapansin mo lang. Phoebe, nagpanting ang aking mga tainga sa narinig. Watch your words. Asawa ko ang sinasabihan mong hampas lupa. Don't talk to her like that again kung ayaw mong magalit ako sa'yo. I know how stubborn she is kaya hindi na ako gaanong nagulat kung hindi man lang siya natakot sa akin. Mahal mo ba talaga si Ate Arabella, Kuya Gab? Nagtataka lang kasi kung bakit bigla-bigla ka na lang na in love at nagpakasal. Samantalang before ka na aksidente noon, nakapag-usap pa tayo. And sinabi mo sa akin ang problema mo sa pamana ni Lolo Eman sa'yo. Na makukuha mo lang iyon ng buo unless magpakasal ka. Which is malabong mangyari after your own heartbreak. And we both that being in a wedding and marrying someone is a nightmare for you. Ayaw mong matulad kay Mayor Owen na bigla na lang naging limitado ang buhay simula ng makapag-asawa. At hiniwalayan pa after lokohin. Natakot ka kaya no nang mag-suicide siya at muntik nang mamatay. Ayaw mo rin matulad kay Kuya Luigi na naging sunod son urine na sa girlfriend niya noon. Pinakaayaw mo kaya na may ibang nagko-control sa buhay mo for you, tanging si Lolo Eman lang na mahal mo ang may karapatan na gumawa niyon sa kanya. Kahit nga ang Daddy Romano mo na pinapauwi ka sa Mexico para maging CEO ng kumpanya niya ay never mong sinunod. Napatanga lang ako kay Phoebe hanggang nagkukwento siya. Wala akong maalala kahit alinman sa mga sinasabi niya. Kahit ang sariling ama ko na sinasabi sa akin ni Lolo Eman ay hindi ko rin matindaan, maliban sa mommy ko na natatandaan ko ng matagal ng patay. Pero may isang imahe ng lalaking may edad na at medyo hawig ko ang nag-flashback sandali sa isip ko habang nagkukwento ang kinakapatid ko. Siya na nga kaya ang sinasabi nilang Daddy Romano ko raw. You are a man who lives a life devoted chiefly to the pursuit of pleasure, Kuya Gab. Never mong dinala ang bawat babaeng natitipuhan mo alinman sa mga bahay at condo unit na pag-aari mo, pagpapatuloy ni Phoebe. Pilit kong inaalala ang mga iyon pero nahihirapan ako. Naramdaman ko nang parang may pumipitik at kumikirot sa loob ng ulo ko pero hinayaan ko lang. Dahil gusto kong maalala lahat ng iyon. Kahit sa kama ay never ka pa humantong na may kasamang babae. Dahil sexy time lang naman ang kailangan nyo sa isa't isa. Favorite place mo nga ang backseat ng mga sasakyan mo. Kaya nga hanap mo yung mga babae na palaban at liberated din kung mag-isip. You hate virgin. Naniniwala ka kasi na mga ganoong klase ng babae ang mabilis ma-attach at madalas maging clingy. Sandaling natawa si Phoebe bago nagpatuloy ulit.
ni hindi niya napansin na pinagpapawisan na ako ng malapot at napapangiwi na ako dahil sa matinding kirot na nararamdaman ko sa loob ng ulo ko. But I couldn't stop her. Alam ko na bukod kay Lolo Eman at sa mga kaibigan ko, isa si Phoebe sa mga taong mas nakakakilala sa akin. Ni hindi mo nga naranasan ang manligaw kasi yung gold digger mong fiancé noon, siya naman ang nanligaw sa'yo. Kung may babae ka man na gustong matikman, sila ang gumagawa ng paraan para may mangyari sa inyo. After your heartbreak sa gold digger na iyon, wala ka nang maituturing na seryosong relasyon kahit isa. Pinakamatagal na sa'yo ang 2 weeks. After that, magpapalit ka na naman. Ganon ka kabilis magsawa sa isang babae, Kuya Gab. Kasi naniwala ka nang ang pag-ibig ay laro lang. Hindi dapat isinasapuso. Tumalikod ako sa kinakapatid ko para itago ang pamumutla ako at panginginig ng aking katawan. Napahawak ako sa ulo ko habang nararamdaman ko na unti-unti na akong nagko-collapse. Gusto ko siyang pigilan pero hindi na ako makapagsalita dahil nahihirapan na ako. Gayon man ay patuloy ko pa ring naririnig ang mga sinasabi niya na tumatatak sa isip ko sa kabila ng matinding kirot sa utak ko. Kaya ganun kalaki ang problema mo nang sabihin ni Lolo Eman na makukuha mo lang mana mo kapag nagpakasal ka na. Eh, pangarap mo pa naman na mahigitan ang Daddy Romano in terms sa pagiging bilyonaryo. Na mangyayari lang kapag naipamana na sa'yo ng lolo mo lahat ng wealth niya. Naalala ko rin ang ikinukwento mo sakin over the phone na katulong ni na Kuya Luigi na may matinding crush sa'yo. She's 20-year-old, undeniably beautiful but innocent, sabi mo pa nga noon. Number one fan mo raw siya sa basketball. Sinabi mo rin na hindi ka mahihirapan kapag siya ang inalok mo na maging asawa. Sandaling tumigil si Phoebe, ngayon ko lang naisip na hindi kaya si Ate Arabella iyon. Hindi na naging malinaw sa akin ang iba pang sinasabi ng kinakapatid ko dahil hindi ko kinaya ang matinding sakit sa ulo ko. Gusto kong sumigaw para bawasan ang nararamdaman ko. Ngunit hindi ko na iyon nagawa. Sa halip ay naramdaman ko na lang na parang babagsak na ako. And the last thing I knew, tumama ang ulo ko sa matigas na bagay. Bahagyang narinig ko pa ang malakas na tili ni Phoebe at ang pagsigaw niya sa pangalan ko hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. You must be kidding, lot at awa-tawa na umiling ako matapos kong marinig ang sinabi ni Lolo Eman. Alam ko na hindi siya seryoso kasi alam naman niya ang tipo ko. I'm serious, Gabriel, walang kinjiti-ngiti na sabi niya uli habang nakaupo sa office chair niya. Ipinatawag niya ako dahil may sasabihin siyang importante. Ramdam ko na hindi na ako tatagal sa mundong ito. Kaya gusto kong makitang maayos ang buhay mo bago ako umalis. Lo, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Napuno ng protesta ang mukha ko, sabay ng kabang bomb alot sa dibdib ko. You're strong and healthy. Magsasama pa tayo ng matagal. And besides, maayos naman ho ang buhay ko. Kita nyo naman. Parehong successful ang political at sports career ko, pagmamalaki ko pa kay Lolo. Though, alam ko naman talaga kung ano ang tinutukoy niya. Ayaw ko lang ay admit yun sa sarili ko. But you're not happy, Apo. Hindi ka masaya dahil walang pagmamahal dyan sa puso mo. Napayuko ako ng matumbok ni Lolo ang nasa isip ko. Simula nang lokohin ka ng Ilona na yun, naging miserable na ang puso mo. Kailan ka ba matututong magmahal uli? Sinasayang mo ang buhay mo sa pagpapalit-palit ng babae. Kung nag-asawa ka na, baka may 5 apo na ako. Natawa ako na may halong pait sa mga mata ko. Lo, I'm just 30 years old. And you're not getting any younger. Lalong sumeryoso si Lolo Eman. Ilang buwan na lang at tuluyan ka nang ang mawawala sa kalendaryo. Hindi ka pa ba nagsasawa sa pagiging babero mo? Gaano na ba katagal? 7 taon na rin na pinapaniwala mo ang sarili mo na patay na ang puso mo. Hindi naman lahat ng babae ay katulad ni Ilona, Apo. Mas marami pa ring babae ang matitino at kayang magmahal ng tapat. Naging malumanay ang boses ni Lolo nang abutin niya ang aking kamay at hinawakan. Give yourself a chance to be loved and happy, Apo. Manligaw ka, magseryoso, at magpakasal. Sumilay ang sarakastikong ngiti sa aking mga labi, kasabay ng pagkudlit ng kirot sa aking puso. Alam ho natin pareho na hindi lang naman si Ilona ang dahilan kung bakit isinusumpa ko na ang love, Lolo, puno ng pait na wika ko.
Lalo na nang mabanggit ko ang pangalan ng kauna-unahang babaeng minahal ko pero sinaktan lang ako. Sumugal ako sa kanya kahit takot na akong umibig dahil sa nangyari sa parents ko. Pero niloko lang niya ako. I know. Alam ko na nasaktan ka rin ng sobra sa paulit-ulit na paghihiwalay noon ng mga magulang mo. At ang tuluyang pagtalikod sa iyo ng daddy mo nang mamatay ang mommy mo. Puno ng simpatiya ang mukha na tumayo si Lolo at tinapik niya ako sa balikat. Pero hindi naman lahat ng mag-asawa ay tulad nila na mababaw ang pagmamahal sa isa't isa. Mayroon pa rin naman na wagas kong magmahalan. Tulad namin ng lola mo. Maliit pa lang ang mommy mo nang mamatay siya. Pero bakit hanggang ngayon, wala akong ibang naging babae maliban sa kanya? Naiintindihan ng isip ko ang sinasabi ng lolo ko. Pero hindi yun inaabsorb ng puso ko. Kapag kuan ay napailing ako. Sa panahon ngayon, ang hirap na yatang makatagpo ng babaeng tulad ni Lola, Lo, layong mamahalin ka hanggang kamatayan. Dahil ayaw mo lang maniwala. Minsan na ho akong naniwala. Pero ninakawan lang ako at ipinagpalit sa iba. Pilit pa rin nang umiti sa akin si Lolo Eman kahit anong kontra ko sa mga sinasabi niya. Hindi ka kasi sumubok uli. Malay mo, lucky number mo pala ang 30, pabiro niyang sabi para pangitiin ako at hindi naman siya nabigo. Lo, kailan pa ho kayo naniwala sa lucky number na yan? Tumawa rin siya pero ilang sandali lang ay muling sumeryoso ang kanyang mukha. Pero seryoso ako sa sinabi ko kanina, Gabriel. Mahal na mahal kita at gusto kong ipamana sa iyo lahat ng kayamanan ko pero sa isang kondisyon. Leon ay ang magpakasal ka muna. At kapag hindi mo yun nagawa bago pa man ako mawala, ibibigay ko sa mga charity ang lahat ng pinaghirapan ko. Lo, namilog ang mga mata ko. Hindi ko na magawang tawanan na lang ang deklarasyon na iyon ng lolo ko dahil nakikita ko sa kanyang mukha kung gaano siya kaseryoso. At kanino naman ho ako magpapakasal? Kung panliligaw nga ay hindi ko alam. Ngumiti lang siya sa akin nang pisilin niya ang palad ko. That's not true, Gabriel. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Kung nakayanan mo ang politika, ang basketball, bakit hindi ang larangan ng pag-ibig? Minsan ka nang nagmahal. Naniniwala ako na magagawa mo uli iyon. Lalo na kung iyon na lang ang huling kahilingan ko sa iyo bago ako mawala sa mundong ito. Matamis na ngumiti sa akin si Lolo. At yun ay ang bigyan mo ako ng apo. Kahit mga isang dosi na lang. Sasaya na ang Lolo. Gusto kong matawa sa huling biro niya pero hindi ko magawa. Dahil paano ko tatawanan ang isang bagay na ngayon pa lang ay nagpapasakit na ng ulo ko. Gabriel, seriously, bro. Tiningnan ko ng masama si Luigi matapos kong sabihin sa kanya ang problema ko at tinawanan lang niya ako. Nandito kami sa pool area ng Man's Union at parehong naka-trunks lang. Katatapos lang naming mag-swimming, hinihintay namin na dumating ang isa sa mga maid niya para maghatid ng merienda namin, sira ulo ka talaga kahit kailan. Ang laki-laki na nga ng problema ko tapos tatawanan mo lang. Lalo lang lumakas ang tawa niya. Kasi ang laki ng problema mo. Pwede namang hayaan mo na lang na i-donate ni Lolo Eman ang kayamanan niya at ipagpatuloy mo ang pagiging babaero mo. Eh, di tapos ang problema mo. Tuloy ang pagiging playboy mo. Hinubad ko ang baseball cap na suot ko at saka gigil na ibinato sa kanya. Hindi ka talaga maasahan sa seryosong usapan, no? Kay Owen na lang sana ako nagsabi. May napala pa ako. Bakit? Hindi ba totoo? For 7 years, wala kang matinong girlfriend. Every week or month kang nagpapalit ng babae na bed body lang naman ang turing mo. Okay. Sumusuko na itinaas ko ang dalawang kamay ko. Babaero na kung babaero, pero pwede bang tulungan mo naman akong mag-isip kung ano ang dapat na gawin? Ayokong magpakasal. Darn it. Isipin ko pa lang na nakasuot ako ng wedding ring, nasusunog na ako. Pero ayoko naman na ipamigay lang ng ganon ni Lolo lahat ng kayamanan niya. I know very well kung paano niya pinaghirapan ang lahat ng iyon. Oh, right, nandun na tayo sa gusto ko ring makatulong sa kapwa ko. Pero mas okay kung mamanahin ko ang mga iyon at ipamana rin sa susunod pang generations, di ba? Nang sa ganon, tuloy-tuloy lang ang legacy ni Lolo Eman, then, your only solution is... Tumingin muna ng mariin sa akin si Luigi bago ako tinaasan ng dalawang kilay. Get married. Ang tanong nga lang, kanino naman? No, I hardly shook my head. Ang tanong, kaya ko ba?
kakayanin mo kung talagang mahal mo si Lolo Eman at ayaw mong mabaliwala lang lahat ng pinagpagyaran niya. Maya-maya ay tumigil ito sa pagsasalita at sandaling nag-isip. Hanggang sa umaliwalas ang mukha ni Luigi na para bang magnaisip na epektibong ideya. Pwede naman na magpakasal ka at saka makipaghiwalay kapag nakuha mo na ang mana. Pero dapat, iyong babae na mabilis makuha at mabilis lang din idispatcha kapag napaniwala mo na si Lolo Eman. I mean, pwede mong palabisan na hindi nag-work ang marriage nyo kaya kailangan nyo nang maghiwalay. Hindi na siguro babawalan ng lolo mo ang mga naipamana na niya dahil ginawa mo naman ang gusto niya. Napaisip ako sandali sa suhestyon ng kaibigan ko. Ayokong lokohin si lolo, pero mas hindi ko kaya nasaktan siya kapag nabigo siya sa inaasahan niya sa akin. Dahil alam ko sa sarili ko, sigurado ako na hindi ko talaga kayang magpakasal ng totoo. Ang tanong, sinong babae naman? Problemado pa rin na tanong ko kapag mga babaeng tulad ng dinidate ko, baka ay take advantage naman nila ang sitwasyon. Baka mapikot pa ako nang wala sa oras. Sino nga kaya? Napaisip din si Luigi. Pareho kaming nag-iisip nang bigla na lang sumulpot ang isa sa mga maid niya na hinihintay namin. May dala itong tray na may lamang sandwich at juice. Siya palagi ang nagseserve sa amin kapag nandito ako. Pero sa tuwi na ay hindi ko siya tinitingnan ng matagal. Masyadong inosente ang personality niya. Hindi ko ma-explain. Pero parang natatakot ako na lapitan o kahit sulyapan man lang siya. Kaya nga bihira ko rin siyang kausapin, May kakaibang dating kasi sa akin ang malaanghel na boses niya. At sa babaerong tulad ko, hindi ko iyon gusto. Hindi ko alam pero pareho kaming natahimik ni Luigi habang palapit sa amin ang maid niya. Hindi ko mahulaan ang iniisip ng kaibigan ko. Ako naman, hindi ko mapigilan ang aking sarili na sa unang pagkakataon ay titigan ang batang katulong. Sa hula ko, nasa 5 feet and 5 inches ang height niya. Matagal ko nang napansin na sexy siya pero ngayon ko lang siya natitigan ng ganito katagal. Muntik na akong mapaunat ng dama ko ang aking mga mata sa dibdib niya na perpektong perpekto sa katawan niya. At mukhang perfect na perfect din ang bobs niya sa mga palad ko. Damn you, Gabriel. Babero ka lang pero hindi ka many okis para pag nasaan ang maid na walang kamuwang-muwang. Saway ko sarili ko at pilit kong nilabanan ang init na bigla na lang nabuhay sa katawan ko habang pinagmamasdan ang pag-indayog ng kanyang balakang. Sinikap ko na lang na ito ng aking mga mata sa mukha ng maid ni Luigi. Itim na itim pala ang mga mata niya na may almond shape. Bagay na bagay sa perpektong pagkakaguhit ng mga kilay niya. Katamtaman lang ang tangos ng ilong niya. But that was cute. Lalo siyang naging inosente tingnan sa maiksi pero itim na itim niyang buhok. Lalo tuloy na emphasize ang kaputian niya. Napalunok ako nang mapatingin ako sa mga labi niya na punong-puno ng kainosentehan. Ang mga iyon talaga ang tunay na dahilan kung bakit hindi ko siya matitigan ng matagal sa tuwing nakikita ko siya. Natatakot ako na baka hindi ako makapagpigil at magkasala ako. What's her name again? Parang wala sa loob na tanong ko kay Luigi habang hindi ko inaalis ang aking tingin sa maid niya na napansin kong umiwas ng tingin matapos niya akong mahuli na tinititigan siya ng matiim. Arabella, pabulong na sagot ng kaibigan ko para siguro hindi marinig ng maid niya na pinag-uusapan namin ito. Arabella Cerezo. Arabella. Arabella. Arabella Cerezo. Paulit-ulit na sambit ng aking isipan na parabang takot na makalimutan iyon. She's just 20 years old, but undeniably beautiful and innocent, isn't she? Sabi pa ni Luigi at napatango naman ako. Bahagya ko lang siyang naririnig dahil nakafocus ang atensyon ko kay Arabella. And heck, para siyang anghel na bumaba sa langit. Bakit ba kasi ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na titigan siya ng ganito? At alam mo ba na number one fan mo siya sa basketball? Saka lang ako napakisap dahil sa huling sinabi ni Luigi. Mabilis akong lumingon sa kanya at kinunutin siya ng noo. At tama ba na nakaramdam ako ng kilig? Really? Idol niya ako. Hindi na nakasagot ang kaibigan ko dahil naunahan na siya ng paglapit ni Arabella. Good afternoon po, Sir Luigi and Gov. Gabriel. Nandito na po ang merienda nyo, magalang niyang sabi bago inilapag ang tray sa lamesa na katapat namin. Hindi naman ako nakahuma agad. Bigla akong natulala nang mapatingin ako sa kanya. Para akong na-hypnotize sa boses niya na parang malaanghel talaga.
At nang magtama ang aming mga mata, nakaramdam ako ng abnormality sa loob ng dibdib ko. My heart beats so fast. Isang klase ng pakiramdam na ngayon ko na lang uli naranasan pagkalipas ng mahabang panahon. Nagising ako na iba na ang paligid. Nandito na ako sa silid na apat ang sulok at puro puti ang kulay ng wall. Wala na rin si Luigi sa tabi ko. Kahit si Arabella ay wala na rin sa harap ko. Naguguluhan na ikinisap-kisap ko ang aking mga mata. What's happening? Pilit kong binal ikan sa isip ko lahat ng mga pinag-usapan namin ni Luigi kanina. Pati na rin ang kasunduan namin ni Lolo Emon. Totoo ba iyon? O panaginip lang? Dahil kung totoo man natakot akong magmahal at magpakasal, bakit asawa ko na si Arabella? At bakit mahal na mahal ko naman siya? Pero sino si Ilona? Nang dahil sa pagpipilit ko na alalahanin ang lahat-lahat kaya sumakit na naman ang ulo ko. Matinding sakit na hindi ko na nakayanin kaya bigla na lang akong nawala ng malay. Puno ng pagtataka na lumabas ako ng aking silid pagkatapos akong sunduin ng isa sa mga kasambahay. Ipinapatawag daw ako ni Lolo Emon sa kwarto niya dahil may mahalaga siyang sasabihin. Raw kaya kailangan kong pumunta agad. Hindi ko alam kung ano ba ang importanteng sasabihin sa akin ng lolo ni Gabriel na hindi ko sarna ang asawa ko. Nasa Kapitolyo kasi siya ngayon. Tinatapos na lang niya ang mga kailangan niyang gawin at tuluyan na raw niyang iiwan ang politika para sa pagbubuo ng aming pamilya. Nang dahil sa desisyon niyang iyon kaya lalo akong nahiya at naawa sa asawa ko na hanggang ngayon ay bigo pa rin akong bigyan siya ng anak. Mag-iisang taon na kami next month. Araw-araw akong nagdadasal sa Diyos na sana, ibigay na niya ang kahilingan kong iyon sa first wedding anniversary namin ni Gabriel. Pero kung sakali man na hindi pa niya kaloob, handa na akong magpatingin sa doktor para malaman kung sino ba talaga sa amin ng asawa ko ang may problema. O kung may dapat pa ba kaming gawin para magkaanak. Though, malakas ang kutob ko na ako ang nahihirapang mabuntis dahil nga sa lahi namin. Mabuti na lang talaga at napakabait at sobrang understanding ni Gabriel. Never niyang ginawang rason ang hindi namin pagkakaroon ng anak para maghanap siya ng iba. Sa halip, mas lalo kong nararamdaman ang pagmamahal niya sa bawat araw na dumaan. Kahit marami na sa mga alaala niya sa nakaraan ang bumalik, hindi pa rin nangyari ang kinatatakutan ko na baka magbago rin ang feelings niya sa akin. Though, napansin ko na simula nang isugod siya sa ospital noong nakaraang buwan, kung saan ay marami sa memories niya ang bumalik, palaging malalim ang iniisip ni Gabriel. Nahuhuli ko rin minsan na inaabot siya ng madaling araw bago matulog at kasama niya si Phoebe. Naiintindihan ko naman ang closeness nila kasi kahit si Lolo Emon, sinasabi sa akin na ganoon lang daw talaga ang dalawa. Parang tunay na magkapatid na kong magturingan. Wala naman akong dapat na ipagselos kasi mas naging sweet pa nga sa akin ang asawa ko. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko bago ako kumatok sa pinto ng silid ni Lolo Emon. Pasok, Bella, anang mahinang boses niya pagkalipas ng ilang sandali at tinawag ko ang pangalan niya. Hindi ko napigilan ang malungkot. Lately, napansin ko na mas nanghina pa si Lolo Emon. Ang sabi kasi ng doktor niya, kumalat na raw ang cancer cells sa katawan niya. At ayaw niyang magpagamot, mas lalong ayaw niyang magpa-chemotherapy. Kahit anong pilit namin ni Gabriel. Ang biro niya sa amin, gusto raw niyang mamatay na may buhok pa. Baka raw kasi hindi na siya makilala ng kanyang asawa kapag kalbo na siya at nagkita sila sa kabilang buhay. Lalong kinuyumos ang aking puso nang sa pagpasok ko ay nadatnan ko si Lolo Emon na nakarite sa higon. Sobrang putla na niya, kulang na lang maging kakule na niya ang papel. Isa rin pala siya sa dahilan kung bakit nagdesisyon si Gabriel na huwag nang balikan ang politika. Para daw maalagaan niya ng mabuti ang kanyang abuelo. Bagaman at hindi ko naman pinapabayaan si Lolo Emon. In fact, maliban sa pag-aalaga sa asawa ko, sa pag-aalaga na lang sa kanya na uubos ang oras ko. Pero happy naman ako, dahil sa loob ng isang taon na magkasama kami, minahal ko na rin siya na parang tunay na lolo ko. Kung paanong mahal din niya ako na parang tunay na apo niya. Bella, mas naging maaliwalas pa ang mukha ni Lolo Emon nang makita niya ako. Bagaman at parati naman siyang masaya. Kahit polala ng polala ang sitwasyon niya, paaya ng paaya pa siya. Ang sabi ng pari na madalas dumalaw sa kanya para ipagdasal ang paggaling niya, baka ang asawa na nasa kabilang buhay ang mas nagpapasaya kay Lolo Emon.
Dahil naniniwala siya na habang pahina ng pahina ang kanyang katawan, palapit ng palapit naman ang araw na magkikita silang muli na mag-asawa. Kaya hindi na namin siya pinipilit na magpagamot nitong nakaraan lang. Napansin kasi namin na parang nalulungkot at mas nanghihina pa si Lolo Emon sa tuwing dinadala namin siya sa ospital. Pilit kong sinupil ang lungkot sa aking mukha para hindi iyon mahalata ni Lolo Emon, at saka akong umiti sa kanya. "Hello po, Lolo. Ipinatawag niyo raw po ako. Gusto niyo po bang mamasyal tayo sa bakuran?" Malambing na tanong ko sa kanya. Nakangiti na umiling siya bago niya pinagpag ang gilid ng kanyang kama. "Come here. Mas gusto ko na kwentuhan mo ako ng mga horror story na ikinukwento rin sa'yo noon ng lolo at lola mo. Ang sabi mo sa'kin last time, ikukwento mo sa akin ang tungkol kay Maria Labo. Sino nga uli siya at ano ang nangyari sa kanya?" Natawa ako. Until now, hindi pa rin ako makapaniwala na magkakasundo kami ni Lolo Emon pagdating sa mga horror story. Aliw na aliw siya sa mga ikinukwento ko sa kanya na mga kwentong bayan kahit madalas ay hindi naman totoo. Pinapagalitan na kami ni Gabriel minsan dahil kahit gabing-gabi na, gusto pa ni Lolo na magpagkwento sa akin. Ganoon din daw kasi ang yumaon niyang asawa. Mahilig magkwento at makinig mga kababalaghan. Huwag mo nang isipin ang asawa mong yun. Basta gusto kong marinig ang kwento tungkol kay Maria Labo, tumatawang wika ni Lolo Emon matapos niyang mahulaan ang tumakbo sa isipan ko. Kay totoo man siya o hindi. "Sige na, hiha, please." Naglalambing na tinapik pa niya ang aking kamay. "Sige na nga po. Para namang matitiis ko po kayo, malambing din na saad ko bago ko hinawakan ang kanyang kamay nang umupo ako sa gilid ng kanyang kama. Pero hindi ko ho alam kung totoo o hindi ang tungkol kay Maria Labo, Lolo, ha? Nagpasalin-salin na po kasi at nagkaroon ng iba't ibang version. Basta sumikat lang po talaga noong kapanahunan ko ang pangalan niya. Naayon nga raw sa iba, dati siyang ulirang asawa at ina na nakipagsapalaran sa ibang bansa. At pag-uwi ay napagkamalan na siyang aswang dahil sa ginawa niya sa kanyang sariling anak. Akala ko makakatulog si Lolo Emon pagkatapos kong ikwento sa kanya ang nakakakilabot na kwento ni Maria Labo, katulad ng madalas mangyari kapag nakikinig siya sa mga horror stories ko. Lalo na kapag gabi, pero nagulat ako dahil sa halip ay gising na gising siya at kinausap pa niya ako. "Ipinatawag talaga kita dahil may importante akong sasabihin sa'yo, Bella," kapag kuan ay seryosong sabi sa akin ni Lolo Emon nang humarap ako sa kanya. "Nararamdaman ko nang hindi na ako aabutin ng ilang buwan at tuluyan na akong mamamaalam sa inyo. At ayokong umalis na hindi na sisigurong magtatagal kayo ng apo ko. Dahil alam ng Diyos na simula nang makilala kita noon sa Unisan, ikaw lang ang ginusto ko na makasama ni Gabriel hanggang sa pagtanda niya. Because I know how much you love him." Hindi ko alam kung mapapangiti o mapapaluha sa mga narinig. Itinaas ko ang aking kamay at hinaplos ang hapis na mukha ng matanda. "Don't say that, Lo. Marami pa nga akong ikukwento na horror story sa inyo, eh. Ayaw nyo na bang marinig ang mga iyon? Tulad ng kwentong kapre na ikinasal sa duwende at nagkaanak sila Tikbalang, wika ko para pangitiin siyang ugunit na natiling seryoso ang kanyang anyo. God knows kung gaano ko kagusto na makasama pa kayo ni Gabriel, Bella, alam na alam iyon ng Diyos." Tila piniga ang aking puso dahil sa pag-aralgal ng boses niya. Pero hinihintay na ako ng lola niyo. Gustong gusto na niya akong makita. "Kaya sana, tulungan mo si Gabriel na tanggapin ang nalalapit kong pag-alis, hiha. Palakasin mo sana ang loob niya. Alam ko na bukod sa akin, ikaw ang pinaghuhugutan niya ng lakas. Kaya huwag mo sana sly ang sukuan kahit anuman ang mangyari, ha? Palagi mo sanang lookan ang pag-unawa sa asawa mo. At kung sakali mang dumating ang araw na maalala na niya ang lahat at ikaw naman ang makalimutan niya, huwag mo sana siyang iwanan, ha? Manatili ka sana sa tabi niya hanggang sa dumating din ang araw na kusa kang maalala ng puso niya." Nangislap ang mga mata ni Lolo Emon dahil sa namumuong mga luha. "Pwede mo bang ipanggako sa akin ang lahat ng iyon, Bella? Actually, kanina pa ako naiiyak. Ramdam na ramdam ko talaga ang love niya kay Gabriel. Na kahit sa mga natitirang buhay niya rito sa mundo, gusto niya munang siguraduhin na maayos ang buhay nito bago siya tuluyang umalis. Naiiyak ang puso ko dahil malapit nang mawala ang isang tao na katulad ko ay sobrang mahal si Gabriel. Promise po, Lolo.
Promise ko po sa inyo ang lahat ng iyon, pumipiyok na rin ang boses ko. I admit po na balak ko talagang umalis kapag pinaalis na ako ni Gabriel sa buhay niya dahil hindi na niya ako maalala. Pero kung ganun po naiiwan niyo na rin pala siya, hindi ko pala. Hindi ko po kayang iwanan siyang mag-isa. Baka po hindi niya kayanin na wala kayo. Sa halip na panasa ng aking mga luha na nagunahan sa pagpatak sa pisngi ko, mas pinili kong tuyuan ang magkabilang pisngi ni Lolo Eman na hilam na rin ang luha. Mahal na mahal ko ho ang apo niyo, Lolo. Kahit hanggang kamatayan, hindi ko siya iiwan, punong-puno ng sinseridad na sabi ko pa at batid kong iyon mismo ang nakatatak sa puso ko. Hindi nga ako nagkamali sa sinabi ko noon kay Gabriel, Bella. Na basta magtiwala lang siya. Dahil may babaeng inilaan ng Diyos para sa kanya, layong babaeng katulad ng kanyang lola na mamahalin siya hanggang kamatayan. Halos sabay pa kaming napangiti ng matanda habang parehong hilom ng luha ang aming mga mata. Thank you, Bella. Napakabait mo talaga. Kaya mahal na mahal ka ng apo ko. Buong pagsuyo na sinapo ni Lolo Eman ang aking kanang pisngi. Sana dumating ang araw na maisipan mong bumalik sa pamilya mo at magkaayos na kayo. Sigurado ako na nag-aalala na rin sa'yo ang kapatid at papa mo.